يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا رسول الله، hinahanap po kayo ng mga sahaba. Gusto mag-aral, makapakinig sa inyo. Ano sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, dahil may chinelas ko na nakita mo ako. Katibayan! At sabihin mo sa kanila pagdating mo doon, man kala la ilaha illallah wa anni rasulullah dakhala al-jannah. Sabihin mo, Abu Hurairah, pagbalik mo doon, kung sino man magsabi ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sugi ni Allah, papasok siya sa paraiso. Wallahi al-azim, napakasaya ni Abu Hurairah radiyallahu anhu na mapag-ususan ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang napakagandang utos. Sabi niya, fa ana rasul rasulillah, ako ay sugo ng sugo ni Allah. Masya Allah. Sugo ka ng sugo ni Allah na ang katotohanan tungkulin ng bawat Muslim. Kasi ang daling may daladala kang talata sa banal na Quran, hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaw ay sugo ng sugo ni Allah. Daladala niya ang kinilas. Kung sino magsasabi ng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, papasok sa paraiso. Nakasalubong niya si Umar radiyallahu anhu. Abu Hurairah sa nga pupunta, nakita ko na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang kanyang sinyelas. At pinagutusan niya ako na kung sino magsabi ng la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, papasok siya sa paraiso. Fadarabahu Umar. Pinalo daw siya ni Umar. At hindi pinahintulutan magawa ang inutos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Nangatwilan si Abu Hurairah, subalit utos to ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Umar, balik. Halika, puntahan natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagpunta nila doon, nagsalita si Abu Hurairah, sabi niya, ya Rasulullah, pinigilan po ako ni Umar. Sabi ni Umar radiyallahu anhu, ya Rasulullah, opo, pinigilan ko siya sapagkat ang mga tao doon, ang mga Muslim doon ay maaring hindi pa handa sa mensaheng niya. Hindi handa. Bakit? Sila ay nagsasagawa ng ibada. Sahaba. Ang sahaba, nagsasagawa ng maraming pagsamba. Sabi ng ating mga ulama, kabilang sa katangian ng sahaba, ang ginagawa nilang umaga ang gabi sa pamamagitan ng salah. Gising. Gising sa gabi. Bakit? Nagsasala. Ngayon, marami rin gising sa gabi. Pero hindi sala ang ginagawa. I'adhan billah. Mga gawain pang gabi na kamuhi-muhi kay Allah. Kahit hindi Ramadan, nag-aayuno, nagsasadaka, mabuti sa magulang, mabuti sa kapwa Muslim, hindi nag-iiba, hindi naninira, at puro kabutihan ang ginagawa. Ito ang karamihan mga katangian ng sahaba. Sabi ni Umar radiyallahu anhu, ya Rasulullah, baka pag sinabi natin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhala al-jannah, baka bitiwan nila ika ang mga pagsamba. Si Umar radiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kung meron pang propeta ang susunod sa akin, si Umar yun. Bakit? Sa kumparaan kung paano siya mag-isip. Naisip niya yun. Na yung tao, nagtitiyamulay, nag-aayuno, nagsasadaka, baka makarating yung mensahe na pag sinabing la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, papasok na sa paraiso, bitiwan na ang sala. Bitiwan ang pag-aayuno, bitiwan ang sadaka, bitiwan ang pagiging mabuti, bitiwan ang maraming bagay. At gagawin na lang alin? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. At ang mas malalapa, baka gumawa pa ng haram, magnakaw at magsabi ng la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Magzina at magsabi ng la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Magsugal, magsabi ng la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Magbisyo, magsabi ng la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bakit? Kasi papasok sa paraiso. So mga kapatid,
Dalawa ang klase ng Muslim sa tagpong ito. Isang tulad ni Umar radiyallahu anhu at tulad ng mga taong naghihintay sa masjid na inaalala. Isang nag-aalala para sa mga Muslim at mga Muslim na inaalala. Yang bawat isa magtanong sa kanyang sarili, ako na ba yung Muslim na nag-aalala sa kapwa ko Muslim? O ako pa yung inaalalang Muslim? Saan? Nasaan tayo dito? Tulad ba ako ni Umar radiyallahu anhu na nag-aalala sa kapatid ko? Baka hindi niya ito maintindihan itong ayan na ito sa Quran. Dapat ipaintindi ko. Baka hindi niya alam ang hukom sa ganito. Baka hindi niya alam ang batas sa ganito na inaalala niya yung kapatid niyang Muslim. O ikaw, yung palaging gumagawa ng mali at hindi nag-aalala kung ikaw magkakamali, maliban si tahin ka ng kapatid, lagi ka naghihintay kung ano sasabihin sa'yo. Nasaan, mga kapatid sa Islam? Anong marami? Ang tulad ni Umar radiyallahu anhu, ang tulad ng mga inaalala pa natin. Totoo, ngayong kaalaman ay mayroong antas kung anong dapat ibigay sa tao. Napakaraming nagbabalik Islam. Pag yumabag pa sila sa Islam sa araw na to, ano bang dapat ituro? Jihad fi sabilillah, pag-aasawa ng apat. Ano? Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yemen, pupunta ka ng Yemen. Pagdating doon, ituro mo ang tauhid, la ilaha illallah. Fa inhum ata'u laka bidhalik." Pag sinunod ka ika nila diyan, utusan mo ng salah, utusan mo ng fasting, utusan mo ng sadaka. Wallahi al-azim, mga kapatid sa Islam, hindi natin alam kung ano ang pamamaraang sinusunod ng mga Muslim sa pag-aaral ng Islam. Kaya naniligaw ang marami. Hindi nakakadaan sa tamang daanan. At napakarami na nanatiling nandun sa katayuan na yun. Wa'iyadun billah. Nananatili saan? Pasaway. Nananatili doon sa sitwasyon na naghihintay palagi na walang pakundangan kung makakagawa ng mali o tama sa Islam. Bakit? Bago ko sa Islam. O ngayon pa lang ako nagsasagawa ng Islam. Hanggang kailan yun? Hanggang kailan sasabihin ng Muslim na bagong Muslim siya? 2 taon mula pagyakap sa Islam? 3 taon mula pagyakap sa Islam? 5 taon? Wallah, hindi marunong magsala. 5 taon? 5 taon hindi alam ang mga sinasabi sa loob ng sala ng mga wikang Arabic. 5 taon! Hindi tayo nahihiya kay Allah subhanahu wa ta'ala na yung ating katalinuhan, pagsisikap, karunungan, pagdating sa ibang bagay, ginagamit natin. Pero sa reliyon ni Allah, maraming nagkukulang. Ang isang taong pinanganak sa Islam, hanggang kailan niya sasabihin na handa na siyang lumakad ng matuwid sa Islam? O meron pa siyang hinihintay? Makapag-hajj? O bigay siya kanya ni Allah to? O gawin sa kanya ni Allah ko? Hanggat wala yun, parang binibigyan mo pa ng kondisyon si Allah. Na pag hindi pa nangyayari yun sa buhay mo, hindi ka magpapakatuwid. I'adun billah. Ito yung mga katwiran ng mga tao sa paligid natin. At meron pa mula sa paghihijab, nagtanggal ng hijab. Pagkatapos magtanggal ng hijab, sinabi sa mga tao, nagpakatotoo lang ako. A'udhu billah. Nung tanggal niya yung hijab, sinasabi niya, nagpakatotoo lang ako. Yung tao palang naging hijab, hindi totoo. Napakagaling ng tao mga tuwi ng pagdating sa reliyon. A'udhu billah. Napakagaling ng tao magkaroon ng dahilan pagdating sa pagsunod sa Islam. Bakit? Wallahi al-azim, hindi nag-aaral ang Islam. Kaya sinabi na ni Allah subhanahu wa ta'ala ng Propeta S.A.W. ang the best na mga tao ay ang mga sahaba. At ang unang-unang-unang katangian ng mga sahaba ang mahilig mag-aral ng Islam. Gusto nila matuto ng Islam. At ang unang-unang katangian ng mga tao ngayon tamad mag-aral ng Islam. Wallahi al-azim! Wallahi al-azim! Tumma wallahi al-azim! Tamad mag-aral ng Islam. Kung mag-google ka ng 2 oras,
Tatlong araw sa pagbabasa ng Quran, napakabigat. Kala mo yun na yung trabaho mo sa buong buhay mo. Napagkuha mo ng Quran, napakabigat. Umatid ng lecture 30 minutes utang na loob sa inyo Allah. Khutba na lang ng Juma. Nagmimintis pa. Iyadal billah. Ito yung sahaba, ito yung tao, tayo. Saan ang pinagkaiba? Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. الحمد لله الذي أمرنا بإتباع الرسول ومعرفة الهدى بدليله ثم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أن بابورك الله سبحانه وتعالى أن شنطون يتعلي نجي سنجوس at nawa yung kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapa sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Ang sino man gusto niya Allah subhanahu wa ta'ala bigyan ng kabutihan ay binibigyan niya ng pag-unawa sa reliyon. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itinataas ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga mananampalataya ang taong nagkakaroon ng karunungan sa pananampalataya ng Islam. Sabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ang pag-aaral sa Islam ay gawain obligado sa lalaking muslim at sa babaeng muslim. Mga kapatid sa Islam, napakaraming katibayan para hindi ang Muslim hindi mag-aral ng tamang kaalaman sa pananampalatayang Islam. Na alam natin na kung meron mang kulang sa paligid natin, sa umma natin, ay itong kulang ng kaalaman. Kapagkat susunod rito, paglakas ng pananampalataya, paglakas ng takwa kay Allah, takot kay Allah, paglakas ng tawakkol, pagtitiwala kay Allah, paglakas ng marami pang bagay na may kinalaman sa iman, pag nilagyan natin ng tamang kaalaman. Subalit kung maling kaalaman ang nilalagay natin, ang mangyayari mga kapatid sa Islam, wala tayong pinagkaiba sa pinanggalingan natin. Sapagkat pagkaligaw, inna kayral hadji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag hindi ang paraan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ginawa natin, ay pagkaligaw din ang makakamit natin. Kaya ganun na lang tayo maghikayat, mag-aral mga kapatid sa Islam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binabanggit ito ng ating mga ulama para ipakita kung gano'ng katamad tayo mga Muslim mag-aral. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang dumating sa kanya ang revelasyon, fasda' bima tu'mar wa anzir ashirataka al-aqrabin, sundin mo ang inutos sa iyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam at bantaan mo, magsimula ka magdawa nang lantad, unahin mo ang mga kamag-anak mo o ang kalugar mo. Ano ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Pumanik siya sa bundok at sumigaw siya, ya sabah. Sumisigaw ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinawag niya lahat ng tao. Bakit? Unang utos na pinahintulutan siya magdawa ng lantaran. Pagkautos na pagkautos ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pumunta siya sa palengke. Tinawag niya mga tao, ya sabah! Halik kayo! Pumarito kayo! May mensahe! At tumayo siya sa bundok. Sabi ng mga muarikhin, ng ating mga ulama, sa sobrang pagtawag ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat tumugon. Kahit yung sobrang abala, nag-utos sa kanyang alipin na puntahan si Muhammad at susunod siya. Sa sobrang pagtawag ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ayaw niya may makaligtaan, ayaw niya mayroong hindi makarinig ng kanyang mensahe. Pagtayo niya sa bundok, O Quraysh, kamag-anak ko, Pulan, pag sinabi ko bang mayroong mga tao, sundalo, naaatakihin kayo, aantum musaddiqi. Paniniwalaan niyo ba ika ako? Sabi ng mga tao, ya Muhammad, hindi namin nalaman maliban kabutihan ang tungkol sa iyo.